Tayo po ay live ngayon dito sa Lighthouse. Sa mga kapatiran na naka-tune in, maraming salamat na sinasamahan niyo po kami dito. At may bahagi pa sana natin sa iba, may share natin sa iba ang pagkakataon. At sa pagkakataon nga ito, ating pinag-aaralan ang different denominations, no? Or churches. At maalala ninyo ang nauna ay about the Roman Catholic Church. At ngayon naman ay isusunod natin yung nagprotesta sa Roman Catholic Church. At yun nga ang the Lutheran Church. So ating pag-aaralan ano ang kanilang mga katuruan. And then at the same time, ihahambing natin sa katuruan ng Bible. Kung ito ba ay tumatama sa katuruan ng Bible, nalilihis. Kayo po ang magpapasya. Babasahin natin ang mga talata na may kinalaman sa kanilang mga teachings at doon ay magliliwanag po ang lahat. So, pinaka-introduction po natin ay meron tayong brief history, no, that the Lutheran Church is the oldest of existing Protestant churches. Sila yung pinaka-una actually sila na nagprotesta sa Roman Catholic Church dahil ang kanilang founder na si Martin Luther, Catholic priest, noong October 31, 1517 ay kanyang ipinako doon sa harapan ng simbahan doon sa Wittenberg, Germany, ang 91 theses ni Martin Luther. Ano? Ito yung kanyang mga gustong pag-aralan sa mga Catholic priest. At dahil doon, no, ay pinatawag siya, nag-usap-usap sila, ano yung mga thesis niya na yun, may mga negotiations. No? Ang una kasi niya naging suliranin o naging protesta against the Roman Catholic Church ay yung pagbibenta ng indulgences. No? Itong indulhensya ay ito yung pagbabayad sa mga pari upang ipagdasal, no, ang kasalanan ng isang tao, supposed to be, na ang kaluluwa ay nandoon sa purgatorio. No? Sinasabi nila sa pamamagitan kasi ng misa, o misa ba yun, mas, mesa, o mas, ay mapapatawad yung kasalanan ng tao at masisiguradong wala siya doon sa impyerno kundi nasa langit siya. Pero pansamantala na nandoon siya sa purgatorio, ang lugar ng paglilinis, sabi nila, kailangan na mailipat siya, no? At makapagbigay ka ng pera para mailipat siya mula doon sa purgatorio papunta ng paraiso. Yan. At kinontra ito ni Martin Luther. Ang naging tagapagbenta ng indulhensya at promotor number one ng indulhensya ay si Tichel. No? Nagbibenta siya ng ganun sa Germany. In fact, naabuso na nga ito eh. Naabuso na ito sapagkat sinasabi, pwede ka nang bumili ng indulhensya and then you commit sin and continue committing sin basta mayroon ka niyan. Yun ang pagkakaabuso nito. No? Kaya kinontra ito ni Martin Luther. Ang intensyon na niya noon, hindi naman upang umalis sa Roman Catholic Church. No? Ang intensyon niya, lamang noon ay upang baguhin ang maling katuruan ayon sa kanyang pagkakaunawa. At ang nangyari ay nag-umpisa siya ng isang movement, reformation movement within the Catholic Church. No? At later on, ay naging ito yung Protestantism ang simula po nito o ang pinag ang resulta po nito. Nagprotesta sila laban sa Catholic Church. So after he nailed his 91 theses, may mga trials at binigyan siya ng pagkakataon na i-recant. I-recant niya yung kanyang mga opposition sa katuruan ng Roman Catholic Church. Hindi naman niya ito ni-recant. Hindi ito sinurinder, pinanindigan na niya. And so in 1521, he was banned in the Roman Catholic Church. Ang ginawa naman ni Martin Luther, di nag-umpisa siya ng mga sarili niyang pananambahan. No? At marami ang napasunod niya. At ang nangyari, ito na nga, no? Nag-umpisa ang isang bagong religious group. Ang pananambahan nila ay similar to the Roman Catholic Church at in fact maraming mga katuruan na similar at meron siyang mga binago din naman.
kasi nga nagprotesta siya sa ibang mga katuruan ng Roman Catholic Church. So mayroon siyang sariling mga itinuro, binago, no, sa Roman Catholic doctrine. So additional informations lamang tungkol kay Martin Luther, isa siyang professor of moral theology at the University of Wittenberg, at saka siya rin yung tinatawag nilang town preacher. Since siyang sumulat ng 95 theses against the contemporary practice of the church with respect to indulgences. At ito nga, kinukwento ko kanina kung ano yung indulhensya. No? Ito ay pagbabayad, pagbibigay ng pera sa mga pari upang ipagdasal nila yung kaluluwa na nasa purgatorio at malilinis siya at malilipat siya mula doon sa purgatorio. Kinalalagyan niya papuntang paraiso. No? At naabuso nga ito. Under abuses of the system of indulgences, clergy benefited by selling indulgences, and the popes gave official sanction in exchange for a fee. Magbabayad. Naobserbahan pa rin natin ang mga ito ngayon sa mga sementeryo. Kung nagpupunta kayo, yung tinatawag nila na All Saints Day, All Souls Day, yan, may nagbibigay, tapos ipagdarasal nila yung mga namatay. So, yun ang kinontra ni Martin Luther. So, ito yung, hindi ko mas mababasa lahat, the Luther's 95 theses, hindi 91, 95 yan. At umpisan natin, no, ang pagtalakay sa mga katuruan nila, yung pinapaniwalaan nila, no, ay katulad din ng pinapaniwalaan ng Roman Catholic Church as far as the authority of the doctrines, no, is concerned. Yung creeds, no, ang salitang credo, credo means I believe. So yung mga creeds nila is what they believe. So katulad ng Roman Catholic Church, Martin Luther or the Lutheran Church endorsed the Nicene Creed, Apostles' Creed, Athanasian Creed, Augsburg Confession, and others. And this is according to Lutheran Catechism, page 81 to 82. So sila po ay nagdidepende rin sa council, no? Grupo ito ng mga matataas sa kanila, mga pinuno, at sila yung nag-uusap kung ano ang mga dapat nilang ipatupad sa kanilang church. Inumpisa nito sa Roman Catholic Church, inadapt din niya ito. Kaya ang kanilang authority is not only the Bible, but also the councils. Subalit ano ang ating mababasa, mga kapatid? Matthew 22 verse 29, ang sagot ng Panginoong Jesus sa mga Hudyo noon na kausap niya, ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Nung tanongin ang Panginoong Jesus kung sino ang magiging asawa noong babae na nagkaroon ng 5-7 asawa dito sa lupa, no? Doon sa kabilang buhay, sino sa kanila ang magiging asawa niya? Sinagot ng Panginoong Jesus ang mga Hudyong yon, no? Na nagkakamali sila sapagkat hindi nila alam ang kasulatan. Sa mga tuwid, ang basis, no, ng pananampalataya ng isang tao dapat ay walang iba kundi ang kasulatan, the scriptures. At the scriptures, sabi rin ikalawang Timoteo 3:16-17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness, that the man of God may be thoroughly furnished unto all good works. So, anong basihan upang ang isang tao ay maging sapat, no? Perfect, complete, lack in nothing, hindi ang mga human creeds. Sabi ng Apostol Pablo, the scriptures, for all scriptures is given by inspiration of God. Yung word na inspiration ay galing sa salitang Griego, theopneustos, meaning God breath, inihinga ng Diyos. Nahulugan na yung mga isinulat ng mga writers, Old and New Testament writers, ay galing sa Diyos.
Kaya sabi nga ni Apostle Peter, 2 Peter 1:21, sapagat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita, referring to the writers, na nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyokan ng Espiritu Santo. So yung mga writers, Old and New Testament writers, sila were guided by the Holy Spirit. At kaya naman, Galatians chapter 1 verses 8 to 9, sabi ni Apostle Paul, na huwag kahit siya man o anghel pa galing sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo, no, siya ay itakwil. O siya, sa apostle siya, no? So kahit na apostle, kahit na anghel, galing pa ng langit magturo ng ibang ebanghelyo, itakwil siya, sabi ni Apostle Paul. So hindi na dapat dagdagan ang mga naituro na noon. Kaya kung ang isang council of elders o sino man sila ay gagawa ng rule, lituntunin, kautusan sa isang simbahan na wala sa Biblia, hindi sa maikukonsider na scriptures, no, ay hindi nararapat, maitakwil. Let him be accursed, sabi sa wikang Ingles. No? At alam nyo, ang Bible ay natapos na within the first century. Ang Book of Revelation ay mga 95, 96, 98 Anno Domini. So anumang mga doctrines na nagsimula after the first century, at marami diyan ang ginawa ng mga councils, no, na mga katuruan nila, doctrines nila after 100 AD. Lahat na 'yon nasa labas na ng Bible. Kasi ang Bible tapos na siya noong mga 95, 96, 98 AD, wala pang 100 AD, tapos na siya. Matthew 10:20, sabi nga ng Panginoong Hesus, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, referring to the apostles, no, kundi ang Espiritu ng iyong Ama ang sa inyo'y nagsasalita. Sapagkat nung umalis ang Panginoong Hesus, pinangakuan niya ang kanyang mga alagad, mga apostoles. Aalis ako, sabi niya, at ipapadala ko sa inyo ang Espiritu Santo. Siya ang magpapaalaala sa inyo ng lahat. So it's through the Holy Spirit who guided the apostles and the disciples, at sinulat nila ang mga katuruan ng Panginoong Hesus, ang mga pangyayari habang narito sa lupa ang Panginoong Hesus. At ganoon din ang mga apostoles na kinasihan ng Espiritu, isinulat nila ang mga ito. Ano yung mga revealed to them, no? Ipinahayag sa kanila ng Diyos pamamagitan ng Espiritu Santo ay kanilang isinulat. So yun ang basihan ng ating pananampalataya dapat. No? Hindi ang mga gawain o ginawa ng mga tao, anumang council yan, na katulad ng ginagamit ng Lutheran Church at saka ng Roman Catholic Church. Pangalawang na pinapaniwalaan nila about the church, no? Sa kanila, different church branches, no? Are part of Christ Church, sabi nila, no? Kaya and the Lutheran Church is one of the branches along with other denominations, paniniwala nila. So mayroong isang church sa mundo, sabi nila, at ang isang church na ito sa mundo, nandyan yung iba-ibang mga denominations. Yan, no? At kabilang daw doon ang Lutheran Church at ang iba pa. Ito ayon sa Lutheran Catechism, page 108. Tanong natin, anong sinasabi ng Bible? Ang ating alam, unang-unang mga kapatid, ang Panginoong Hesus ang ulo ng Iglesia. Ephesians 1:22 up to 23, at ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa, at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa Iglesia na siyang katawan niya, na kapuspusan niya ang pumupuspos ng lahat sa lahat. Now, maunawaan natin sa sinabi ni Apostle Pablo na ang Iglesia ay ang kanyang katawan at siya ang ulo. Mga kapatid, sa paglalarawan na ito, maunawaan din natin na iisa ang katawan at iisa rin naman ang ulo, ang Panginoong Hesus. Now, hindi maaari na isa yung ulo, ang Panginoong Hesus, at marami siyang katawan. Ano? Magiging monster, okay, baliktarin natin, isang katawan, maraming ulo, hindi pwede ang paglalarawan na ganoon. Ang paglalarawan ay kailangan maging consistent doon sa kanyang inilalarawan. Now, yung figure na ginagamit, figurative language, dapat tama ito, no? At ngayon sa katawan na ito, ang nais nilang ipaunawa, binubuo ito ng maraming mga grupo. Hindi tayo makapaniwala, mga kapatid, sa ganitong pagpapaliwanag, sapagkat sa paglalarawan na katawan ang Iglesia, nung ipinanganak yung katawan, minsan lamang yan, no?
Isang lugar lamang yan, isang taon lamang yan na ipinanganak. Eh kung kabilang dyan ang maraming mga denominations, hindi uobra yung paglalarawan. So one head, one body. At ang body na yon ay ang iglesia ng ating Panginoong Jesus. Pinapatunayan ito ng Ephesians 2:16. At upang pagkakasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng cross at nasa kanya ay pinatay ang pagkakaalit. Pinagkasundo ang mga Hintil, mga Hudyo sa isang katawan, the church. At Ephesians 4:4, isa lamang ang katawan, isang pananampalataya, isang bautismo, isang pag-asa, isang Diyos, isang Panginoon. Ayan, no? At 1 Corinthians 12:20, natapot maraming mga sangkap, ngunit iisa ang katawan. Now, ang tinutukoy po rito ay mga individual, no? Na mga Kristiyano na kabilang sa isang katawan ng ating Panginoon. Kung ating pag-aaralan ang paglalarawan sa 1 Corinthians 12:20, na nilarawan na yung mga individual ay mayroong iba-ibang mga kakayahan, no? Talento na pinagsama-sama natin ay nagko-contribute sila sa ikabubuti ng buong iglesia. Kaya hindi siya tumutukoy sa iba-ibang mga denominasyon, no? Na gustong palabasin nitong katuruan ng Lutheran Church. Kahit na yung John chapter 15, 1 to 6, sa talinghaga ng Panginoong Jesus patungkol sa the branches of the vine, ang tinutukoy niya doon na mga sanga, hindi mga denominational churches, kundi mga individuals ang tinutukoy niya na mga mananampalataya na nakakabit sa isang puno. At yun ay ang Panginoong Jesus. Na kapag hindi tayo nakakabit doon, ay putol. Putol tayo at itatapon. Ito. Hindi denominational churches. Alam natin, no, paano tayo mapapabilang sa Panginoong Jesus? Romans chapter 6 verse 3, it is through baptism. It is through baptism that we put on Christ. Kaya kapag ang isang tao ay nabautismuan na, siya ay ibibigis niya ang Panginoong Jesus, siya ay nabuhay na muli mula sa kamatayan, no? Sa panibagong buhay, nabubuhay siyang muli, at siya nakakabit, naka-attach sa Panginoong Jesus. Yun po ang tinuturo ng mga talata, at hindi mangyayari na ang mga denominations ang nakakabit, naka-attach sa Panginoong Jesus. Isa nga lamang ang iglesia, sabi ni ng Panginoong Jesus, Matthew 15:13, natupad sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi tinanin ng aking ama na nasa kalangitan ay bubunutin. At ang mga denominations, sa mga tao ang nagpasimula ng mga yan. Ito na lamang, example ng pinag-aaralan natin, the Lutheran Church, ay sa kasaysayan niya, maliwanag na maliwanag, nagsimula ang church na ito dahil sa pagpoprotesta ni Martin Luther sa katuruan ng Roman Catholic Church, dahil dati siyang Catholic priest. No? Nagprotesta siya, dahil sa protesta niya, tinanggal siya, at ayaw na niyang magpasakop sa Roman Catholic Church, nagkanya-kanya siya ng samba, at yung grupo niya later on, yun ang tinawag na Lutheran Church. Pero mayroon tayong mabasahin naman yan, na sabi niya, huwag niyong gamitin ang pangalan ko. Pero yung mga taong napasunod niya, wala, ginamit talaga ang pangalan niya. Talking about denominations. Ang denomination kasi ibig sabihin niyan pagkahati-hati. No? Diba, pero tayong denominator, numerator sa algebra. O yung denomination o denominator, nagsasaad ito ng pagkakahati-hati. Ilang beses mong mahati, alimbawa ang isang cake. O kung hinati mo yan ng apat, 4-4, hinati mo yung apat yung isang cake, yung number below the fraction, no? Signifies how many portion that you have divided the cake. Apat na beses kung 4-4 mo inati yan. No? Yung number sa taas, yun yung pangalan sa isang bahagi. Kaya 1/4, isang bahagi ng cake na hinati-hati mo sa apat. Yung isang bahagi doon, yun ang denomination. So sinasabi nila, hinati-hati nila yung church. At ang church ng Panginoon ay ayun. Binubuo ng mga iba-ibang pagkakahati-hati ng mga iglesia. Nako, 1 Corinthians chapter 1 verse 10 ay pinagbawal na po sa Pablo ang pagkahati-hati ng iglesia. Galatians chapter 5 verse 22
5:18 and 19, gawain ng laman ang pagkahati-hati. At ito'y isang dahilan upang ang isang kaluluwa ay mapunta po sa impyerno. Kaya ang denominationalism is not in the Bible. It is a work of the flesh. Kasalanan po yan. So yun po katuran ng Bible, patungkol po sa different churches considered to be denominations by the Lutheran Church. At kabilang daw sila doon sa mga denominations na yon. Sabi ng Panginoong Jesus, Matthew 16:18, I will build my church. Di naman niya sinabi, I will build my churches. Kung may churches sana, di ma-justify natin ang maraming mga churches. Pero hindi po eh, may church lamang. Isa lamang yung kanyang itinayo. So sa buong mundo, may isa. At ito ay binubuo ng mga local churches. Romans 16:16, ito ang sinasabi ng Apostle Paul, greet one another with the holy kiss, the churches of Christ salute you. Ang mga churches na yung tinutukoy niya ay church sa Roma, churches sa Galacia, sa Ephesus, sa Colossa, sa Pilipos, sa Thessalonica, at iba pang mga lugar na kanilang pinuntahan at nag church planting noong mga panahon ng kanilang mga missionary journeys. Yun po, no? Mga churches na bumubuo sa kanyang my church. Hindi po mga denominations. Number three na ating pong pag-uusapan, ang paniniwala ng Lutheran Church na they are justified by faith alone. No? Nilagyan nila ng alone. Justification by faith alone in Jesus Christ is held to be the central doctrine of the Word of God. That is according to the government report on denominations referring to the Lutheran Church, volume 2, page 853. Dinagdagan po nila ng word na alone, yung Romans chapter 3, verse 23. Pagdaragdag po yun. Di ba sinabi natin na hindi dapat nadagdagan o bawasan ang kasulatan. Pero upang mapatunayan nila ang kanilang katuruan na faith only, yung nasusulat, dinagdagan na nila ng by faith only. Ang alam natin na nasusulat, hindi pwede ang faith only. O James chapter 2 verse 24. Hindi sa pananampalataya lamang mga kapatid ang ating kaligtasan. Sabi nga ni James, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa'y inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Eh, ito'y very opposite, no? The exact opposite of what the Lutheran believe. Kasi sabi nila, we are justified by faith alone. Sa ating mga pag-aaral noon, kapag sinabi mong pananampalataya, ito yung pagsuko mo, no, sa Panginoong Jesus, pagpapasakop mo sa Kanya at ikaw ay susunod sa lahat ng mga sinabi niya. Okay. So karagdagan nito, ang diablo nga eh, sumasampalataya din. Santiago 2:19. Ito yung reasoning ni Santiago kung bakit sinabi niya na not by faith alone ang ating kaligtasan. Sabi niya kasi ang mga Hudyo nga, ang mga diablo nga naniniwala din eh. Maliligtas ba sila? Alam natin ang sagot, no? He was not asking. Ito ay for the sake of emphasis nagtatanong siya. Ang totoo nga, maraming mga sumampalataya noong panahon ng Panginoong Jesus. Subalit, hindi sila ligtas. Ito, John 12:42-43. Gayunman, maging sa mga pinuno ay maraming nagsisampalataya sa kanya. Datapwat, dahil sa mga Fariseo ay hindi nila ipinahayag. Baka sila ipapalayas sa sinaguga. O sumampalataya na sila, pero hindi naman sila mga disciples. Hindi sila sumunod sa ating Panginoong Jesus. Ang totoo niyan, hindi lang pananampalataya ang kailangan. Matthew 10:32-33, sabi ng Panginoong Jesus, kapag ako ay inyong pagkakaila, at hindi niyo ako kikilalanin sa harapan ng mga tao, ay hindi ko rin kayo kikilalanin sa harapan ng aking Ama. Sa mga katwid ay kailangan din na ipahayag siya sa mga tao. Ipahayag siya ng mga mananampalataya. So hindi sapat maniwala lang tayo. Mayroon tayong ginagawang pagsisisi at pagpapahayag. John 3:16, sabi nila, tingnan nyo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Kinakapitalize nila yung belief, whoever believes in Him. At gusto nilang palabasin na belief doon ay maniwala ka lang, nasa mental activity mo lamang. Ibig bang sabihin mga kapatid na wala na rin repentance, wala rin pagbabago kasi believe lang sinabi mo eh.
Wala na rin pagpapahayag, wala na rin confession, at wala na rin baptism. Yun ba yun? E paano yung mga talata kung saan ay binanggit ang mga pagsisisi, pagpapahayag, at pagpapabautismo? No. Ang ating pananampalataya, kailangan magbunga ito. No? Kailangan ito ng paggawa. Galatians chapter 5, verse 6. Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yun po ang tamang pananampalataya. No? Sumusunod. Kaya nga, lagi kong pinapaliwanag ang John 3.16 ay ipinaliwanag ng John 3.32 kung saan ay ipinalitan niya yung word na believe ng word na obey. Ang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan, subalit ang hindi tumatalima ay parurusahan. Sabi doon. Kaya ang pagtalima is the synonym for the word believe, at least in John chapter 3 at sa ibang mga verses pa actually. Okay, so number 4 na ating tatalakay katuruan ng Lutheran Church ay naniniwala din sila sa baptism by sprinkling or pouring. Sabi ko nga, di ba, matakaramihan sa kanilang turo ay katuruan ng Roman Catholic Church. At naalala ko rin pala dito sa atin, yung Aglipayan Church, parang ganon din sila. No? Mayroon lamang silang mga binago dahil nung sa simula nila, meron silang mga hindi nagustuhan na katuruan ng Roman Catholic Church, kinontra nila yon. No? At gusto sana nilang baguhin siguro yung within sa loob ng Roman Catholic Church, pero hindi naman nila pwedeng gawin yon, kaya lumabas sila at yung maraming mga katuruan nila doon dala pa rin nila at nagsimula sila ng sarili nilang grupo. Well, nangyari din ito tungkol sa Lutheran Church. At ngayon sa number 4 na katuruan nila, it is by baptism, by sprinkling or pouring. Nasusulat no sa kanilang Lutheran Catechism. Christ does not specify the mode of baptism. Doon pa lang mag-re-react na tayo eh. O, tuloy ko lang pagbasa. It may be performed in any one of three ways, namely by sprinkling, pouring, or immersion. One mode is just as valid as another. Tataka ako, ito kayang mga sumulat dito, wala kaya silang pag-aaral sa Greek, the original language used in writing the New Testament. No? Wala kaya sila. Bakit? Ay, yung word baptism sa Greek, alam naman na natin yan. No? Specific word yan, which means, nandito pa yung ating outline, pinapangunahan ko lamang kayo, na immersion. Oo. So, kung sinasabi niyang Christ does not specify the mode of baptism, kung itatranslate natin yung word na baptism, ganito ang sinasabi ng sumulat dito. No? Christ does not specify the mode of immersion. Ganon sana. No? So kung immersion yun, hindi ka na pwedeng mamili. Ng sprinkling ba? Pouring ba? Immersion ba? Hindi. Absurd ang tanong mo. No? Oh, ito ang mga verses na kukontra. Sa paniniwalang ang baptism ay pwedeng sprinkling o pouring o pwedeng ka rin ilubog. Hindi po. Ang baptism, John 3.23, si John, the Baptist noon, nagbabautismo siya doon sa Jordan, malapit sa Ninon, sapagkat sabi doon, maraming tubig. E kung wisik-wisik lamang, pouring lang, isang baso lang yon o kalahati ng baso, pwede na yun eh. Pero doon, bakit doon pa siya sa ilog? Kasi nilulubog niya yung mga tao. Matthew 3.16, nang ang Panginoong Jesus ay nabautismoan, anong aksyon na ating nakikita? Binautismoan siya ni Juan doon sa ilog, at pagkatapos, ano ay? Umahon sila sa tubig. Makakaahon ka ba sa isang baso lamang? No? Kailangan maraming tubig na tulad ng sa ilog o sa dagat o kaya ay sa isang baptistry o anumang container na pwede kang umahon pagkatapos ng bautismo mo. Gawa also 38 at 39, yung halimbawa ng bating na tinuruan ni Felipe.
tinuruan niya tungkol sa Panginoong Jesus, verse 35. At bagamat hindi sinabing tinuruan tungkol sa bautismo, nang makakita ng tubig yung bating, sabi na, oh, ayan ang tubig, ano, nakarahad lang upang ako ibabautismuhan. Sabi ni Felipe, eh, kung naniniwala ka lang si Jesus ay anak ng buhay na Diyos, maaari. At pinahinto nila yung karwahe, buhaba sila, at lumusong sila sa tubig, binautismuhan siya, at sila umahon mula sa tubig. O tingnan ninyo, merong paglusong at merong pag-ahon mula sa tubig. So ibig sabihin, inilubog. O di ka makakalusong, makakaahon mula sa isang basong tubig. So yan, no? Walang pagpipilian. At isa pa sa paglalarawan, Roma 6:4, ang bautismo po ay paglibing. Paano tayo naglilibing? Biniwisikan ng lupa, binubuhusan ng lupa. Well, pwede namang buhusan ng lupa basta nasa isang hukay hanggang sa mapuno yung hukay. Pwede mong buhusan ng buhusan yun, ng wisikan. Pero hindi pwedeng nasa labas lamang. Ang paglilibing ay 6 feet below the ground, traditional na paglilibing. Ngayon ay meron tayong nitso, walang nakikita. Oh. So yun po ang pag-explain ni Apostol Pablo tungkol sa baptism, paglilibing. Sa Greek po kasi, ang bautismo is from the Greek word baptizo, ay baptized, nang ibig sabihin ay to dip, to plunge, to submerge. O kaya wala kang pagpipilian. Paano magbautismo? Wala. To dip, to plunge, to submerge ang ibig sabihin eh. Kaya kung sana ang gusto ng Diyos ay wisik-wisik lamang, o di gumamit sana siya ng ibang Greek word. Sana rantizo. Kasi ang rantizo, ibig sabihin, ay sprinkler o wisik. No? O kung ang gusto sana niya ay ibuhos lang yung tubig, sana gumamit ng word na ikiyo. Kasi ang ibig sabihin ng ikiyo ay pour. O, ibubuhos ko. Pero hindi. Ang ginamit niya specific word, baptizo. So hindi ka pwedeng magtanong ng paano ka i-baptized. Eh, talagang ilulubog ka. Hindi ka pwedeng wisikan ng tubig o kaya ay buhusan ng tubig. Para ka nagtatanong paano ka tatayo? Pwede kang umupo, pwede kang mag-squat, o pwede kang tumindig. Hindi pwede yun. No? Bawat salita ay mayroong kahulugan. Pag sinabi mong paano ka tumayo, tumayo, di stand straight. Oh, no? Magtindig ka. Hindi ka pwedeng nakatayo pero nakaupo ka o naka-squat ka. Nakakatawang argumentation yun. Okay? So, sana maliwanag sa atin yan. Isa pa tungkol sa bautismo pa rin, nagbabautismo din sila ng mga bata. So, copied from the Roman Catholic Church. Sabi ng Lutheran catechism nila, Christ commanded that little children should be brought to Him, and we obey this command by baptizing them and teaching them. Yan ang sinasabi ng Lutheran Catechism, authored by Stamp, page 146. Karagdagan, sabi niya, they, referring to the children, have inherited a sinful heart and the germs of sin in them will soon grow. So, parang Catholic Church din. No? Ang mga bata ay kinakailangan nilang binyagan. Yun ang word na ginagamit ngayon. Yung baptizing nila, yung word na binyag, hindi actually nila inilulubog, kundi binibisikan o kaya ay binubuhusan. Yung christening, yan ang English niyan. No? Tuturuan din nila. Ang sandahilan nila, mayroon daw namana nilang sinful heart. At yung germ ng kasalanan ay nasa kanila. Yun ay lalaki, lalago. Anong sinasabi ng Bible patungkol sa mga bata? Ang pagiging anak ng Diyos, no, ay hindi magsisimula sa pagiging bata. No? Ang mga Kristiyano ay ang mga tinawag na mga anak ng Diyos. Yung mga bata noong panahon ng Panginoong Jesus, oo nga. No? Nais ng Panginoong Jesus na ang mga bata ay dalihin sa kanya. Kaya noong siya nagmi-ministeryo at mayroong mga taong pinipigilan yung mga bata na lalapit sa kanya, nagsalita siya, Marcos 10:14. Natapot nang ito'y makita ni Jesus ay nagdalang galit siya at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag nyo silang pagbawalan sapagat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Eh kung ang mga bata ay makasalanan, ay hindi niya sasabihin yun na sapagkat sa mga ganito, no? Nauukol ang kaharian ng Diyos. May kasalanan pala eh. Ayon sa kanilang katuruan eh.
ay di sana babanggitin ng Panginoon yon. Subalit maliwanag, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Sinabi pa nga niya minsan gayahin ninyo ang mga bata sapagkat ang mga katulad nila ang nagmamay-ari ng kaharian ng Diyos. Ay kung sila ay merong kasalanan, hindi niya gagamitin sila na halimbawa na nagmamay-ari ng kaharian ng Diyos. Ay yung sinasabi nila na namamana ng mga batang kasalanan ng mga magulang, meron tayong Bible verse, kumukontra po doon sa turo na yon. O Ezekiel 18:20, ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sa kanya at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. Sin is personal. Righteousness is personal. Hindi na ipamamana. Hindi na ibibigay sa iba. Yung kasamaan ng ama, sabi sa kanya lang yun. Katuwiran ng ama, sa kanya lamang yun. Hindi dadanasin ng anak niya ang kanyang kasamaan at pati na yung kanyang katuwiran siyempre. Maliwanag po ang katuruan ng Bible. At wala po tayong halimbawa sa Bible na ang sanggol ay nabautismuhan. Well, paulit-ulit na nating binabasa mga talata. Wala. Walang halimbawa na isang bata ay nabautismuhan. Mayroon silang itinakabit doon sa mga talata. May nakausap ako minsan. Sabi doon, ang sangbahayan ni Lydia, ang sangbahayan ni Cornelio ay nabautismuhan. Sabi niya. O, sa isang sangbahayan, di ba mayroong sanggol? Ganun ang reasoning nila O, ang tanong naman lahat ba ng sangbahayan may sanggol? Hindi rin, di ba? Kami, may sangbahayan kami dito, pero aming bunso ay 21 years old. See? Wala nang sanggol, pero sangbahayan kami. Kaya mali yung mga reasons nila. At saka, ang katuruan ng Bible, ito pa, bago mo bautismuhan, tinawag na mga lalaki at mga babae. Ibig sabihin, ito yung mga terms na woman and man. Hindi babies ang mga nabautismuhan doon sa Samaria, gawa 8:12. Yung binabautismuhan kasi, mayroon ng kakayahang sumampalataya. O di, kag sinabi na binautismuhan yung sangbahayan ni Cornelius, tinutukoy niya yung mga mayroong kakayahang sumampalataya na kaanib ng pamilya ni Cornelius o ni Lydia man. Kasi sa Marcos 16:16, he who believes and is baptized shall be saved. And he who believes not shall be condemned. Kita nyo, requirement ang pananampalataya doon sa pababautismuhan. O Acts 2:38, di ba? Repent and be baptized, each one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Anong dapat nilang gawin? Repent muna and be baptized. Marunong ba magsisi yung sanggol? O hindi rin. So they are not candidates for baptism. Maliwanag po ang mga yan, mga kapatid. At karagdagan pa ng mga katuruan. At medyo ito, tungkol sa Lord's Supper. Tungkol sa Lord's Supper. Sa kanila, sa Roman Catholic Church, ang Lord's Supper ay isang sakramento. So parang Catholic din. Ang sakramento kasi, isa itong 7 sacraments, kung narinig ninyo. No? Pag ginawa mo ang sacrament, ito ay paraan na mapatawad ang iyong kasalanan. No? Sacrament through which forgiveness of sins is promised. Yan. Ako rin to Lutheran Catechism, page 158. At ang Lord's Supper na ito is always preceded by service of confession and absolution. Kaya bago ka mag-Lord's Supper, magputol-putol ang tinapay sa kanila, no? Mag-kumpisal ka muna. Yan ang nauuna. And then, Christ conferred upon the church the power of the kiss to remit sins, so the minister uses the power and pronounces confession and absolution. Kapag nag-kumpisal ka, okay, sasabihin niya, gagawin mo, ito gawin mo, manalangin ka ng gayto, ganoon, papatawad ka. At sila yung nagbibigay ng kapatawaran. Nasa kanila yung power sa mga priest. So mamaya, babasa tayo ng talata kung tama ba yan. That's according to Lutheran Catechism, page 161. And then, isa pang paniniwala nila sa Lord's Supper, the real presence of the body and blood of Jesus are sacramentally and supernaturally received by those who partake of the communion. Nakita nyo yon yung presence of the body and blood of Jesus.
Ito ang doctrine na tinatawag nilang consubstantiation. Ibig sabihin, yung tinapay na kakainin mo, nakapalaman doon ang dugo at ang laman at ang dugo ng Panginoon. Yung doctrine ng Catholic or Roman Catholic Church, transubstantiation ang tawag doon. Ang ibig sabihin noon, pagkatapos na ipagdasal nila yung tinapay namamagic, nagiging laman at dugo ng Panginoon yun. No? So, napapalitan. Yun. Itong sa Roman Catholic, itong sa Lutheran Church, iba naman. Kun naman, kun substantiation, with. So, yung tinapay, no, pagkatapos ng kanilang prayer, napapalaman, para giging naging sandwich, no, napapalaman doon na yung body and blood. O, yun ang kanilang katuruan. Pero basahin natin, ha, anong sinasabi ng Bible. So, una, tinawag nilang sacrament. Sacramento, so paraan ng kapatawaran ng kasalanan. Pero alam natin, no, ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan ay hindi sa pamamagitan ng pagputol-putol ng tinapay o hindi sa Lord's Supper. Wala sa Bible yan na kapag kumain ka ng tinapay ay kapatawaran ng kasalanan mo yun. Yung kasi hango sa katuruan ng Roman Catholic Church na bago ka mag-Santa Cena, kumpisal ka muna, tapos patawarin ka ng pari o sige, pwede ka na mag-Santa Cena. Wala po sa Bible yun. Practice lang po nila yan. At ang binigyan po ng karapatan na magpatawad ng kasalanan, mga apostolis po. Ayun ang babasa natin sa Matthew 16, 18, and 19. Kung saan ay sinabi na kay Apostol Pedro, no, binibigay ko sa iyo ang susi. Ano man ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ano man ang iyong patawarin sa lupa, patawarin sa langit. Pero hindi lang naman siya. Para mapangunahan natin yung idea na si Pedro pala ang pinakamataas sa kanila. Ano? Hindi. Kasi ang ganoon ding karapatan ay ibinigay sa lahat ng mga apostoles. May talata tayo. Mayroon. Matthew 18:18. Yung ginamit doon na Greek word o na pronoun, panghalip ay you, plural. Kayo sa Tagalog. You see? Yung susi na ibinigay kay Pedro ay ganoon din ang susi na ibinigay sa mga apostoles. O yung karapatan, I should say, no? Mga karapatan na kung sila ay kakalag sa lupa, kakalagan sa langit, at kung tatali sa lupa, tatali din naman sa langit, hindi lang kay Pedro binigay yon sa lahat ng apostoles. Matthew 18:18. Ang consubstantiation, mga kapatid, no, ay hindi rin ayon sa mababasa natin. O, i-refresh ko sa inyo ang mga pangyayari. Nung gabi ba ako ipagkanulo ang Panginoong Hesus, tumampot siya ng tinapay. Okay? At pinagputol-putol niya, pinagdasal niya, at iniabot niya sa mga apostoles. At ang sabi niya, "This is my body." Ang tanong, yung bang tinapay na yun, ay yun ba yung literal na katawan ng Panginoong Hesus na katulad ng kanilang pagpapaliwanag? Na ang consubstantiation, yung tinapay, ipinalaman doon ang dugo at laman ng Panginoong Hesus? O ang ibig lamang sabihin ng Panginoong Hesus ay symbolism, that this is my body. Yung tinapay ang hawak niya, but he's referring to his body. At doon sa fruit of the vine, this is my blood. Oh, pero tinutukoy niya ang kanyang blood, but symbolizing it with the fruit of the vine. Kasi, di ba pinagputol-putol niya yung tinapay? Kung yung katawan niya ay yung tinapay, o kung yung tinapay ay ang katawan niya, ang tanong, naputol-putol ba yung kanyang katawan? Hindi. Kaya, yung tinapay, hindi yun ang katawan niya. Yun lamang ay ang sagisag ng kanyang katawan. Oh, kaya kahit na pinagputol-putol na yung tinapay, yung kanyang katawan, buo pa rin. Kasi symbolism lang naman po yun. Oh, siya'y dumampot ng tinapay at nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, "Ito'y aking katawan na binibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." So mayroong figure of speech na tinatawag sa English, metonymy. It's referring to a part, mentioning a part but referring to the whole. O kaya ay yung... hindi yun. Metonymy is calling one thing to for another. No? Tinutukoy niya yung tinapay but referring to his body. Iba yung nabanggit ko na figure of speech. Pero ito yung symbolism. No? Tinapay referring to his body. Fruit of the vine referring to his blood. At number 7. Observing Lent and Easter, similar to Catholics, at hiniram lang nila sa Catholic actually yan, no? Yung Lenten season. Di
ba? Yung Holy Week ang tawag sa atin. Tapos yung pagkalingguhan noon, yung Easter ang tawag nila. Very popular ito sa Roman Catholic Church. Sa Bible, Colossians 2:16-17, ay sinasabi ng Apostle Paul, huwag tayong magtatangi ng mga araw, sabi niya. Sinulat niya, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Sulat niya sa mga Kristiyano doon sa Colossians. Ang mga ito, sabi niya, ay isang anino na mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Mark 16:9, ang ating pong ino-observe na araw ay first day of the week. It's the only day distinguished from others. Ito yung naiibang araw lamang, no? Unang araw ng Sanlinggo. At alam na natin, kasi sa unang araw ng Sanlinggo, yun ang pananambahang Kristiyano, dyan natin inaalaala ang Panginoong Hesus, pamagitan ng Lord's Supper at ang ating mga pagbibigayan. Yung mga araw katulad ng Lent, Holy Week, Easter, Sabbath, Christmas seasons, these are not to be observed religiously. Nilagyan natin ng religiously. Sa Amerika, napak-popular yung Christmas observation, no? Sa ibang mga Western countries. Pero alam natin, hindi religious ang kanilang pag-o-observe. It's just a social gathering, a social thing. No? Sa Pilipinas, medyo na iba. No? Hindi nila maalis-alis yung religious meaning ng Christmas nila dito. Kaya nag-iingat tayo rin sa Pilipinas patungkol sa Christmas. Hindi natin maihiwalay yung religious thing, no, na nakakabit sa Christmas. Lagi kasi sinasabi yun ang kapanganakan ng Panginoong Jesus, December 25. Yun ang reason ng religious, the Christmas observation dito sa Pilipinas. Okay, sa Bible, so wala tayong mabasang tungkol sa observation ng Holy Week at ng Easter. Pinagbawal yan ng mga talata. And name Lutheran. Oh, ito din ang sinasabi ko. Sabi ni Luther, I pray you leave my name alone and not to call yourselves Lutherans but Christians. Sabi niya, no? Life of Luther by Michelet, page 262. Kailang hindi siya successful. Oh, kasi meron ng Lutheran Church ngayon. Ginamit talaga ang pangalan niya. Siya nag-umpisa. Hindi natin alam kung pinarehistro niya na Lutheran Church. Pero kilala sila ngayon as Lutheran Church. Acts chapter 4, verse 12. No other name is given except the name of the Lord Jesus Christ. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Oh, sabi ni Apostol Pedro yan, no? Kaya wala tayong gagamitin ibang pangalan. Ang pangalan na yan na ating gagamitin ay Kristiyano lamang. 1 Peter 4:16. Tatlong beses ginamit ang salitang Christian. Wala namang sinabing Lutheran, Katolikan, ano man mga pangalan ng mga groups. Ano? 1 Peter 4, ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Acts 26:28, at sinabi ni Agripa kay Pablo, sa kakauting pagigayat ay ibig mo akong maging Kristiyano? Acts 11:26, at nang siya kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong isang taon sila ay nakisama sa iglesia at nagsipagturo ng maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Alam yan ni Luther. Kaya sabi niya, huwag niyong gabihin pangalan ko. Sa halip, magpatawag lang kayo ng Christians. Nasusulat sa Bible yun kasi ayaw ng mga tagasunod niya. And then the Ten Commandments. Pinapaniwalaan nila yung Ten Commandments tulad ng Roman Catholic Church. Kaya lang, napansin ninyo, binago o binawasan. Ten Commandments ang sinasabi nila, pero wala doon yung number two. Ano yung number two? Yung pagbabawal sa mga larawang inanyuan. Wala doon. Tinanggal nila. At saka isa pa, may tinanggal pa sila doon. Kahit na i-check nyo ito sa mga nakasulat doon sa harapan ng mga simbahan, yung parang papan ng bato, parang aklat ang forma niya, tapos may nakasulat doon, o yan ang Ten Commandments daw. Pero i-check nyo ang mga yon. Wala doon yung Second Commandment about the graven images, at saka yung about the Sabbath day. Tinanggal nila yung Sabbath day roon. Anong ating maunawaan?
Oh, sa 2 Corinthians 3, 7 to 11, naman natin, nagdaan na yon, lumipas na yon, yung Ten Commandments. Na. Kasi kasama yon sa Lumang Tipan na kung saan ay sinabi pa doon pa lamang sa Lumang Tipan na ang Diyos ay makikipagtipan ng panibago. At natupad yon sa pagdating ng Panginoong Jesus, nagturo siya at sa mga katuruan niya ang naging bagong tipan. Hebrew chapter 9 verse 15 to 17, nagkabisa ang bagong tipan pagkatapos na gumawa, ang gumawa ay namatay. Kaya nung namatay ang Panginoong Jesus, nagkabisa ang New Testament. At tinawag na ito na yung mga nasusulat, sabi ni Apostle Pablo, ay ipinako sa cross. Oh, basahin natin ang Kulusas 2:14 hanggang 17. Na pinawi, inalis ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin. At ito'y kanyang inalis na ipinako doon sa cross. Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga pangyarihan, sila'y mga iniligay niya sa hayag na kahihiyan na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat sa nababasa mga ito. Andun sa Lumang Tipan, Ten Commandments at saka sa iba pa na mga kautusan yung binigay sa mga Hudyo. Verse 17, ano daw ang mga ito? Na isang anino ng mga bagay na magsisidating ngunit ang katawan ay Kristo. Ay kay Kristo. So, yun pala ay mga anino lamang. Kung anino lamang, hindi siya yung reality. So, mga talata, karagdagan, sabi ni Pablo pa rin, no? Kung ang ating righteousness ay ayon sa kautusan, sa Lumang Tipan, no? Ay sabi niya, hiwalay tayo kay Kristo, o Galacia 5:1-4. Kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong nag-iibig na ariing ganap ng kautusan, nangahulog kayo sa biyaya. Tama nga naman. No? Sapagat ang Panginoong Jesus ay nagtuturo na ang kaligtasan ay sa biyaya. Efesios 2:8-9, sabi ni Pablo. Ay kung sa kautusan tayo magpapasakop, wala ang biyaya doon. Kailangan mong paghirapan ang kapatawaran ng kasalanan mo doon. Maghahantog ka doon mga sinunog. Gagawin mo ito, etc. etc. No? Kay Kristo, ginawa na niya ang kabayaran ng kasalanan, kapatayan doon sa cross, inako na niya yung lahat na yon. Kaya naman, kapag tayo ay nais na maligtas, tanggapin natin yung paghihirap ng Panginoong Jesus. Tanggapin natin sa ating paniniwala sa Kanya, pagpapasakop sa Kanya. Eh kung ayaw mo magpasakop sa Kanya, mahuhulog ka sa biyaya, sabi ni Pablo. Roma 7:1-4. Pangaral ni Apostol Pablo tungkol sa kailan nagkakabisa o may bisa ang kautusan. O, inihambi niya ito sa relasyon ng mag-asawa. Kapag namatay na yung isa doon sa mga partners, ay kalag na o lumaya na sa kautusan, sabi niya. And then sa verse 4, dinugtong na. Dinugtong niya. No? Gayon din naman, mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo'y makisama sa iba sa makatuwid bagay doon sa nabuhay na mag-uli upang tayo'y magsipagbunga sa Diyos. O, hiwalay na tayo doon sa Lumang Tipan. No? Tayo ay nasa kay Kristo Jesus na, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sinulat. At yung patungkol sa Sunday, sa araw ng Sabat. Sa Lutherans, tinuturo nila yung Sunday is the Christian Sabbath. Hindi nga ba tinanggal din nila yung Sabat doon sa Ten Commandments? Sabi ko nga, no? Yung Sabat nila, ang paliwanag nila ay araw ng Linggo yon. Itong Linggo ngayon, yun ang Sabat natin, sabi nila. No? Pero maliwanag eh, doon sa Exodus chapter 20, ano ba yung Sabat? Anong araw ba yun? O ito basahin ko. Sabbath is the seventh day of the week. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Oh, ito si Rene Santa Cruz sa Double B ng radyo. Lagi sinasabi niya, unang araw, Lunes. Hindi siya tumitingin sa kanyang kalendaryo eh. Ang unang araw ay Linggo. Oh, kaya ikapitong araw, magsimula pa sa Linggo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ang ikapitong araw ay araw ng Sabado. Yan ang ipangingilin ng mga Hudyo. So, ang araw ng Panginoon ay first day. Ang anong araw yon? Hindi Linggo.
O tingnan niyo mga talatang ito. Matthew 28:1, nang matatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubuhang liwayway na ang unang araw ng Sanlinggo. So nauna yung araw ng Sabat. Ang sumunod doon, unang araw ng Sanlinggo. Hindi kaya, hindi magkatulad yun, yung Sabat at saka unang araw. Hindi, magkaibang araw yun. John 20:19, nang kinahaponan nga ng araw na yaon, na unang araw ng Sanlinggo. Merong unang araw ng Sanlinggo. At Acts 20:7, ito yung araw ng pagkakatipon ng mga Kristiyano. Sumulat, isinulat ito no? Ni Dr. Lucas patungkol sa kanila, no? Sa kanilang pagpunta sa Troas. Sabi niya, at nang unang araw ng Sanlinggo nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakala umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa ating gabi. So yung pagtitipon ng mga Kristiyano doon sa Troas, unang araw ng Sanlinggo. Yung pagbibigayan ng mga Kristiyano, anong araw yun? Unang araw ng Sanlinggo. Bakit sila nagbibigayan? Isi, unang araw yan ng Sanlinggo, pagkakatipon nila yan. Oo, pagkakatipon nila, kaya doon na rin sila nagbigayan. At ang tawag doon sa Revelation 1:10 ay araw ng Panginoon. Kaya tayo ay nagbabatian, Happy Lord's Day. Yun ang unang araw ng Linggo. Okay? Tungkol pa sa circumcision, may paniniwala pa rin. Pinakahuli ito na pag-aaralan natin tungkol sa Lutheran Church. The baptism and circumcision. Circumcision was received by children as a token of the covenant. Ayon sa kanila, no? Luther's Small Catechism under question, page 331. So, circumcision, token of covenant. Di parang mga Hudyo, kasi sa panahon ni Abraham, utos sa kanya, no? Ika-8 araw, tutuliin yung mga batang lalaki. Karagdagan nito, sinabi pa nila, circumcision, which is a type of baptism. O yung circumcision daw, bautismo daw sa kanila yon. Lutheran Catechism, authored by Stamp, page 146. Ganun nga ba ang nasa Bible? O, tingnan natin. Circumcision of flesh was a shadow of circumcision of the heart. Paano yun? Under yun ng Old Testament, ang circumcision of the flesh. Ayon sa Hebrews 10:1, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, yung kautusan kung saan ay napapabilang yung circumcision ay anino, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailanpaman ay di maaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Hindi yun kailangan. Bagamat ngayon, ang mga Filipino Christians ay nagpa-practice pa rin ng circumcision, but it has nothing to do with the religion. It's more of a medical reason, sabi nila. Ano ba yun? Kaya hindi siya religious requirement. Under siya actually ng lumang tipan. Kaya narinig ko sa ibang bansa, hindi nila pinapractice yan. Romans 2:29, datapot siya'y Hudyo sa loob at ang pagtutuli ay yaong sa puso. Sa espiritu, hindi sa titik, ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao kundi sa Diyos. May sinasabi na sa Apostol Pablo na circumcision pero hindi physical. Sa puso, sabi niya, yaong sa puso, sa espiritu at hindi sa titik, hindi sa pamagitan ng batas. At ang bautismo never compared to circumcision in the Bible. No? Hindi yan bautismo, equivalent sa bautismo. Hindi, katulad ng sinabi ng Lutheran Catechism. Circumcision which is a type of baptism. No, hindi. Bakit? Kung type of baptism yan, bakit lalaki lang sinicircumcise nila? Ang bautismo para sa lahat, male and female. Ano naman ang circumcision ng female? Ang baptism is for all, male and female. Ang circumcision para sa ano? For male only. Di inconsistent sila sa kanilang teaching. Right? So mga kapatid, no? Naka ilang minuto tayo sa ating pag-aaral, pero binala kong tapusin in one setting para naman makarating tayo sa ibang mga religious groups sa ating pag-aaral sa sound doctrine mula sa Bible. Kaya in conclusion, napag-aralan natin ang tungkol sa Lutheran Church, na isang church na nag-protest against the Roman Catholic Church teaching, specifically on indulgences. Mabanggit ko lamang, no? Dito nag-umpisa ang Protestantism against the Catholic Church. Ang Church of Christ ay hindi Protestant, no?
tayo Protestant, hindi tayo nagprotesta eh. Hindi tayo kasama ni Luther na nagprotesta sa Roman Catholic Church. Before Protestantism, there was the church. And even before the Roman Catholic Church, there was the Church of Christ. Nauna tayo doon sa Jerusalem. In fact, ang Roman Catholic Church ay ang mga tumalikod sa pananampalataya. 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 4. At mula sa Catholic Church, lumabas ang Lutheran Church, at etc., etc. Dami ng mga lumabas pa. Napag-aralan natin itong tungkol sa Lutheran Church at later on yung iba pa. No? Unang nagprotesta, ang intensyon ni Martin Luther ay upang baguhin ang Roman Catholic Church. Paniniwala siya siguro, yun pa rin ang totoong church. No? Babaguhin niya lang yung katuruan, hindi niya nagawa, lumabas siya. Nagsimula tuloy siya ng panibagong relihiyon. At ayaw sana niya ipagamit ang kanyang pangalan, subalit ang mga tagasunod niya ay tinawag ang kanilang sariling Roman Catholic Church. So dito po magtatapos ang ating pag-aaral dito sa ating programa sa The Lighthouse, at patuloy ating pasalamat sa mga kapatiran na namamahalan ng The Lighthouse sa pagkakataong kanila pong binibigay sa atin.